isa po mo pagpalang gabi sa bawat isa, and welcome po sa ating pong Midweek Fellowship. This is Pastor Kiko at tayo po ay makikinig ng mensahe ng Panginoon, sasamba sa Diyos at yung ating pong panalangin, i-comment nyo na lamang po yung inyong mga prayer request at ipapanalangin po natin ang lahat ng ito. At sa mga oras na ito, bago tayo magsimula, welcome po sa mga manonood ngayon at manonood po sa isang araw sa team replay po natin. Tayo pong lahat ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa gabi pong ito, Panginoong Diyos. Patuloy kaming nagpapasalamat dahil alam po namin na Ikaw ay kasama po namin sa aming pong kalagitnaan. Patawad po sa lahat ng aming pong nagawang kasalanan. And tonight, Lord, gusto lamang po namin patuloy na linisin mo po ang aming mga puso at ang aming isipan. At sa aming pong pagsamba po sa iyo, sa aming pong paglapit sa iyo, isa pong malinis, Panginoong Diyos, nasisidla ng aming mga puso upang Ikaw po ay aming pong malugod. Salamat din po, Panginoong Diyos, sa aming pong marinig na iyong salita. Lord, Ikaw po ang siyang mangusap sa puso po namin at sa aming pong mga ipapanalangin, Lord God, sa mga ititype po nila na prayer, Lord God, Ikaw po ang tumugon po nito. Salamat po muli, Panginoong Diyos. Kami po ay sasamba sa Espiritu at Katotohanan sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay mag-comment ng Amen and Amen. Handa na po ba tayong umawit sa Panginoon? Awitin po natin yung Let Everything That Has Breath and This Is The Air I Breathe.
This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me. And I
Yes, Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa aming pong praise and worship. At ngayon pa lamang, Panginoong Diyos, alam po namin na Ikaw ay aming pong nalugod. At kung sino man po ang nais magpasalamat sa Panginoon, i-comment po natin ang lahat ng pagpapasalamat natin sa Panginoon. At patuloy po na ang Diyos ay mabigyan po natin ng kaluguran po sa oras po na ito. Our topic for tonight is about daily bread. Can we comment or say daily bread? Matatagpuan po ang ating text po sa Matthew 6:11. Sabi po rito, bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. Ulitin po natin, bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. Hindi mababaw para kay Kristo ang paghingi ng provision para sa daily needs po natin. That's why He included this petition in the Lord's Prayer, yung ating pong paghingi ng ating pumapangangailangan. Because Jesus became one of us. Can we say one of us? Naranasan din niya ang magutom, mauhaw, at mapagod. As a traveling preacher, malamang na nalilipasan din siya ng gutom. When he and his disciples traveled from one town to one another to preach the gospel about the kingdom of God. Also, note that he fasted for 40 days. Can we say 40 days? Bago siya sumabak sa ministry. Di ba nga tinukso siya ni Satanas na gawing tinapay ang mga bato? Naalala niyo po ba yung story po na yun? Sa Matthew chapter 4. Hindi hahayaan ni Jesus na magutom ang sino mang sumusunod sa kanya. No? Remember, he fed the Israelites nung panahon po ni Moises at umuulan po, no? At sa panahon din po ni Joshua, umuulan po ng mana. Nagaling po sa langit, ito po'y bumabagsak sa lupa. At eksaktong-eksakto ang pinagkakalob sa kanila ng Panginoon. Araw-araw, yung kinukuha po nila o sinasalok po nila na tinapay, ito man ay kakaunti o ito man ay sobra, ay ito po ay sakto po sa kanila. Kapag kakulang, nadadagdagan. Kapag sobra po, nasisira po yung iba at nabubusog po sila. No? At hindi sila pinabayaan for how many years, no? Sila po ay pinakain ng ating pong Panginoon. And remember, in the New Testament, ganun din po, pinakain ni Jesus ang 5,000 katao. Take note, mga lalaki pa lang po ito. Wala pa yung bata at yung kanila pong mga asawa. And lahat po sila nangabusog at meron pang natirang 12 bakol. At napagpala pong lahat, ang tawag nga po roon ay eat all you can. No? Ang sarap po na tayo po ay pinagpapala ng Diyos sa ating pong mga pagkain, no? At talagang hindi niya pinababayaan ang bawat isa po sa atin. Pinakain niya sila kahit karamihan sa kanila ay hindi totoong naniniwala sa kanya. Ikaw pa kaya na sumasampalataya sa kanya? Kung mga non-believers ay pinapakain ng Panginoon, especially ikaw na anak ng Diyos, pakakainin po ng ating pong Lord. Kaya Jesus cared not only for lofty goals like the kingdom of God, but also for mundane concerns like daily food. Naunawaan niya na para ma-accomplish natin ang kalooban ng Diyos at madala ang kanyang kingdom to the ends of the earth, we need food not just for our spirit but also for our stomach. We know na kailangan po natin ng spiritual food, which is the Word of God. And the Bible said in Matthew chapter 4, verse 4, hindi lamang po sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Alam naman po natin that the Bible, the Word of God, kailangan po natin ito sa ating pong spiritual na paglago. Pero, huwag po natin kalimutan na hindi lang tayo spirit being. We are human being also. We need food. Kailangan natin ng kanin, ng ulam, ng tubig, ng pagkain sa araw-araw. No, kaya naman tinuruan niya ang disciples na humingi sa Ama ng pagkain sa araw-araw. Take note, araw-araw. Can you say araw-araw? Hindi po linggo-linggo, hindi po buwan-buwan o taon-taon, kundi gusto ng Panginoon, araw-araw, makapag-fellowship tayo sa Kanya at humingi tayo ng ating mga pangangailangan. Ulitin ko po, pangangailangan, hindi po kagustuhan. Iba po yung pangangailangan sa kagustuhan. Ang pagkain o our daily bread
can also represent everything else we would need to live as God's children. Hindi lang sa pagkain. Kailangan po natin ng shelter, ng clothing, ng cars, ng laptop, ng sapatos sa pagtatrabaho po ninyo. Anything, name it, na kailangan po ng tao para mabuhay sa daigdig po na ito. No? At tandaan po natin, hindi magkukulang ang ating pong Panginoon. Sabi nga sa Philippians 4:19, "But God shall supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus." In Christ Jesus, hindi tayo pagkukulangin ng ating pong Panginoon. Lagay po natin sa comment section o sabihin po natin, God is my great provider. God is my great provider. Potable drinking water, clean air to breathe, safe and decent shelter, meaningful education, and so much more. Kalooban ng Ama ang maibigay ang lahat ng kailangan po natin. Kailanman ay hindi siya magkukulang. Lahat ng mga buhay ay tanging si Yahweh ang inaasahan. Siyang nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan. Binibigyan nila sila ng sapat na hindi nagkukulang. Ano pat ang lahat ay may tinatanggap na ikabubuhay. Sa Psalms 145 verse 15 to 16. Ulitin ko po, hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon. Marahil sa pagkakataong ito, kinakapos ka, mayroon kang pangangailangan sa iyong personal na buhay, sa iyong trabaho, sa iyong negosyo, sa pag-aaral mo bilang isang estudyante, o kaya naman po bilang isang pastor o leader ng simbahan o miyembro ng simbahan. We need funds, we need food, we need shelter, we need everything. Tandaan po natin, kung ang ibon sa Maya ay pinapakain ng Panginoon, ikaw pa kayang anak niya na espesyal na nagmamahal sa kanya. Kaya huwag kang mag-alala. Do not worry about anything. But continue give thanks to the Lord and ask whatever na kailangan po natin na naayon sa kanyang kalooban na merong pananampalataya at pagtitiwala ng Diyos ay patuloy na magpapahala sa bawat isa po sa atin. Kailangan mo ba ng kagalingan? Ipagkakalob sa iyo yung kagalingan pong ito. Kailangan mo ba ng makabayad ng utang? Ipagkakaloob sa iyo ng Panginoon na makabayad ka sa utang at sobra pa yung pagpapala ng Diyos na ipagkakaloob sa iyo. Kailangan mo ba ng promotion sa trabaho o kailangan mo ng trabaho? Ibibigay sa iyo ng Panginoon ito. Kailangan mo ba ng kapital sa negosyo? Ipagkakaloob ng Diyos ang lahat ng ito. Meron ka bang binibenta ang ari-arian? Meron pong buyer na ibibigay sa iyo ang Panginoon. At higit sa lahat, meron ka bang kapamilya na hindi pa nakakilala sa Panginoon at kailangan nilang makilala ang tinapay ng buhay na si Jesus? This is about time. Ibahagi natin ang video po na ito sapagkat ibabahagi po natin ang tinapay ng buhay na walang iba kundi si Jesus. At kung sino man ang manampalataya sa Kanya ay hindi mapapahama kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Jesus Christ is our satisfaction. Jesus Christ is our Savior. Kapag tayo naniwala sa Kanya, tinanggap po natin siya bilang Panginoon tagapagligtas ng ating buhay, hindi ka magsisisi at hindi ka na magugutom sapagkat si Jesus ay sapat sa iyong buhay. Hindi literally na hindi ka na magugutom, kundi sa buhay mo, puspos ang puso mo ng pag-ibig at biyaya ng Panginoon. Patuloy mong talikuran ng iyong mga kasalanan. Magsisi rito at tanggapin siya bilang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay. At kung nais mong tanggapin si Jesus, kapatid, wala ka pang relasyon sa Kanya at wala ka pang pananampalataya sa Kanya, this is about time. Lumapit ka sa Panginoon. The bread of life loves you so much. When Jesus died on the cross, binigay niya ang kanyang buhay para ikaw ay masatisfied at magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Kung nais mong tanggapin si Jesus, sumabay ka sa isang maiksing panalangin ito ng pagkakilala sa Kanya. Sabihin mo, kapatid, Father God, salamat po sa iyong dakilang pag-ibig na ibinibigay mo sa akin araw-araw. To the point na ang iyong anak ay nagsakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Salamat po dahil alam ko na matay si Jesus para po sa akin. At simula po ngayon, Panginoon, humihingi po ako ng tawad sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Binubuksan ko po ang aking puso. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Lord, continue save me, change my life, and use me
for your glory. In the mighty name, we pray, Amen and Amen. To God be the glory. Kung sino man po ang sumabay sa panalangin, congratulations. Patuloy ka na iniligtas ng Panginoon. At sa mga nag-aalala sa kanilang mga pangangailangan, ngayon pa lamang po, God will provide. God will provide. Lord, maraming salamat po, Panginoong Diyos. Ang panalangin ko sa lahat ng node po ngayon, Lord God, alam ko po na meron silang mga prayer requests. Lord, ipapanalangin po namin po ito kapag ka na i-comment na po nila ito sa comment section. Pero ang panalangin ko po sa lahat ng nagugutom, sa lahat po ng kinakapos sa pangangailangan, kailangan po ng kagalingan, kailangan po ng promotion, kailangan po ng kapital sa negosyo, kailangan po ng kasagutan sa kanyang mga problema, kailangan makatapos po ng pag-aaral, pang-tuition pay, Lord God, pang-araw-araw na pambayad sa bills, at marami pang ibang needs na kailangan po nila ng kanilang pamilya. Lord, ang panalangin ko, continue provide their needs according to your riches and glory in Christ Jesus. Lord, lahat ng may sakit, pagagaling mo po. Lahat ng mayroon pong problema, Lord God, sa kanila pong pamilya, aayusin mo po ito. Maging yung COVID-19, wawasakin mo po ito sa pangalan ni Jesus. At dalangin po namin na sa gabi pong ito, Diyos, patuloy na mangusap ka sa puso ng bawat isa, na lalo kaming mauhaw at magutom sa iyong salita. Salamat po, Lord God, naniniwala po kami na ang lahat ng aming needs ay pagkakaloob mo. Ingatan mo po ang bawat isa sa banta ng COVID-19. Sana man tukso at panganib at banta ng kaaway. At ngayon pa lamang, Lord God, ikaw ay maghari sa aming mga puso. Ikaw ang tinapay ng buhay po sa amin. Lord, kailanman hindi na kami magugutom dahil kami ay sa iyo, Diyos. Salamat po muli at pagpalaay mo ang lahat ng nanood sa team replay po namin. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Let's shout Jesus reigns 7 times. 1, 2, 3, go. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. And Jesus reigns. God bless you all. Good night, everyone. Shalom. Shalom. Every tribe will see your glory.